At syempre, matapos ang makapigilingang challenges, yan naman namin ang hahamunin. Nandito tayo sa Cebu. Oh. Hindi lang para itry ang mga extreme-extreme na yan. Oh. Siyempre, gastro. Gastro. Kailangan natin itry ang tatag ng ating gastro. Ayan. Pero hindi. Ang ma-appreciate natin dito ay yung pagiging pagka-delesyoso. Ayan. Delesyoso ng mga pagkain Cebu. Extreme delisyoso, di ba? Yeah, ibang klase ang mga pagkain dito. Sikat ang Cebu dahil sa kanilang lechon. Tago sa buto kasi ang sarap ito. Kaya naman, hindi mo na kailangan pa ng sarsa. Kanin na lang, ang kulang, sold na. Wow! Sa katunayan, tinawag pa nga itong the best pig ever ng sikat na American chef at TV host na si Anthony nung bumisita siya sa Pilipinas. Pero alam niyo ba mga best men, ang sekreto sa likod ng masarap na boneless lechon ng Cebu? So, mga best men, sa tulong ni Chef Johnny, aalamin natin ngayon kung paano yung step-by-step process na pagdadaanan nitong boneless lechon. So, kumbaga sa atin, kung may boneless bangus, dito boneless lechon. Kung ano ang gagawin, ano mga templa ang ilalagay dito. Hindi nila ito pinagkakaita, hindi ito sikreto. No secret. Gusto nilang malaman ng public kasi gusto ni ma'am ay masubukan ng lahat ng mga Pilipino gaano kasarap ang boneless belly at kayang gawin sa bahay niyo. Yung garlic natin, hindi hilaw. Niluto muna natin yung garlic sa oven or kung wala kayong oven, pwedeng toaster. Oven. Bakit ginagawa natin to? Kasi mas matamis ang lasa ng garlic pag roasted siya. Para sa pinaka-marinate, paghaluin sa isang bowl ang toyo, suka, laurel, paminta, sibuyas, at bawang. Lagyan ng brown sugar para sa konting tamis at olive oil. Ibabad ang tiyan o yung parte ng baboy na karaniwang ginagawang iyempo sa palengke. Ideally, gano'n siya katagal? 1 hour talaga. 1 hour. Ah, hayaan na lang natin. Hindi kailangan lamas-lamasin. Hayaan lang natin for 1 hour. Okay. Pagkatapos mababad ng isang oras, ilagay ang marinade. Samahan ito ng lemongrass o tanlad. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede na itong ilagay sa tradisyonal na kawayan para iluto. Tandaan nyo ha, ang pag-roll niya, pahaba. Kung wala kayong kawayan at wala kayong ihawan, pwede nyo naman siyang idiretso sa oven. Ah, ganyan na. Huwag nyo nang i-roll. Or pwede nyo siyang i-roll na walang kawayan, tahiin nyo na lang, tapos ipasok sa oven. Parang shawarma yung dating. Oo, ganyan. Nasa pagtatahi nga raw ng mismong laman, nakasalalay ang lasa ng buong lechon. Sa pamamagitan daw kasi nito, nakukulong ang pampalasa sa loob ng lechon. So yan mga best men, nandito na sa ihawan itong boneless lechon. This would take about 1 hour and 45 minutes. Pagkatapos nun, ready to go, ready to be served. Eto na, titikman na natin ma'am. Pero bago natin titikman, pakinggan muna natin. Pakinggan muna na. Naku, narinig niyo bro? Ang sarap! Tangay ko lang. Wow, ang sarap ma'am. Plus, kamya shake. The perfect combination. Mas mapaparami ka ng pagkain dahil yung umay nawawala. From lechon to chicharon, ang malutong na pagkain paborito ng karamihan, may mahabang proseso palang pinagdaraanan. Mga best man, ito yung chicharon, mahaba-haba yung procedure o proseso na kailangan pagdaanan bago ito talagang maging yung chicharon na nabibili natin, yung kinakain natin, yung paborito ng marami sa atin. Unang-una kailangan munang pakuluan. Ilang beses itong pipirituhin, all in all, aabot daw itong procedure ng mga 10 hours bago makapuo ng produktong kasing sarap ito. Mmm! Mmm! Come on, come on.